Hello everyone. So, example tayo, example number one para sa ating topic na Thevenin's theorem. Okay, so dito papakita ko kung paano ginagamit yung Thevenin's theorem. Okay, example number one, meron tayong circuit. Okay, so again, pagpasensya nyo na yung drawing ko sa circuit. Ano? Okay, so merong resistor dito. Dito. Tapos dito. Okay, so simpleng series and parallel combination lang kung mapapansin ninyo. Na kung saan i-apply natin dito yung Thevenin's theorem na tinatawag. Okay, so pero kung kayo magsosolve ano, pwede dito gamitin yung series and parallel combinations. Pero pagdating sa mga ibang circuit, so kailangan gamitin mo siya yung tinatawag na Thevenin's theorem. So may mga maraming mga network theorems na pwedeng gamitin sa pag-solve ng circuit. Okay, at isa na nga dito itong Thevenin's theorem. Okay, so example dito sa number 1 natin, example number 1. So, let's say na ang hinahanap dito is yung V3 at yung I3 dito. So, hahanapin natin 'yan. So, ito ang R3. Ito ang R2. Ito ang R1. So, again sa Thevenin's theorem, dapat meron siyang VTH. So, yung source, voltage source na VTH. Yan. Na kung saan nakaseries yung RTH. Yan. Tapos, itong dalawa na to ay connected sa isang o sa dalawang terminal. Ito yan. So, ito yung, sabihin natin ito ay point A. Ito yung point B. So, from this circuit, gagawin natin siyang ganito. Okay, so ang una natin gagawin is ay, ito nga, dito yung point na to. Hinahanap niya yung pinaka-voltage 3 at yung I3 dito sa resistor 3 na to. So, ito yung magiging point A natin. Ito yung magiging point B. So, ang una natin gagawin is i-open natin or sabihin natin, tanggalin muna natin si R3. So, ang matitira na lang dyan is itong voltage source. So, sabihin natin ito ay, sorry, lagay muna natin ang value. Sabihin natin ito is 24 volts. Tapos, ito ay 2 ohms. Tapos, ito ay 4 ohms. Tapos, ito ay 6 ohms. Okay, so, tinanggal natin yung R3. So, matitira na lang is meron tayong 24 volts. Tapos, merong resistor na 2 ohms yung R1 natin. Tapos, meron tayong resistor dito na R2. Ito yung pinaka 4 ohms. Okay, tapos hindi pa rin natin is pa rin natin yung point A at saka yung point B. So, ito yung pinaka ating hahanapin na B3 at saka I3. So, ito yung point A, tapos ito yung point B. So, ngayon kung mapapansin nyo, itong part na to, ito, ay isa na lang siyang series circuit. So, yung R1 at R2 ay naka-series circuit na lang. Okay, so, ang una natin hahanapin is yung BTH. So, hahanapin natin yung BTH at saka RTH. So, ngayon dito, ang pinaka-pinopoint dito is yung BTH. Kasi yan ang una natin hahanapin. So, ang pinaka-pinopoint niya, kung papasin nyo, yung A is ito. Tapos, yung B is ito. So, since BTH yan, so, ibig sabihin voltage. So, dito, since series ito, itong R1, R2, magka-series sila. So, pwede natin i-apply yung tinatawag na voltage divider. Okay? So, kung ano yung magiging voltage drop dito sa R2 or yung B2, yun na rin yung magiging voltage mo sa BAB. So, yung B2 mo is equal to yung BAB mo, ito na rin yun, BAB, na kung saan, kung ano yung magiging BAB mo, yun na rin yung magiging BTH mo. Ayan, so makukumpute na natin yung BTH. Okay, so, ang sa gaya ni sinabi ko, voltage divider yan. So, kapag voltage divider, so, point natin yung B2.
imbitin natin ang formula natin sa voltage divider is simply yung kung ano yung kukunin natin yung R2 na kung saan yung 4 ohms tapos 2 pagsasamay natin yung R1 at yung R2 2 plus 4 tapos naka-multiply siya sa 24 volts. Okay, so ang pinakasagot mo dyan is volts. Okay? So, yung B2 mo is 16 volts. So, ibig sabihin, yung BTH mo is 16 volts or yung BAB mo is 16 volts. So, dito is meron ka lang 16 volts. Okay? So, next is yung RTH naman. So, paano naman ang gagawin natin? So, dito, ang gagawin naman natin is isu-short naman natin yung 24 volts. So, mangyayari, magiging ganyan na lang yan. Short na yan. Tapos, ito yung ating R1. Tapos, ito yung ating R2. So, ito. Sulot nyo na lang yung value. 4 ohms, ito yung pinaka R2 natin. Tapos, 2 ohms, ito yung pinaka R1 natin. So, ito pa rin yung point A natin. At saka, point B. So, RTH naman ang hinahanap natin. So, yung value ng pinaka RTH natin. So, dito kung papansin nyo, yung 2 at 4 ay hindi yan magkasiris ha. Kung papansin nyo, tinan nyo mabuti. Sila ngayon ay magkaparallel. So, 2 at 4 ay parallel. So, kung paano ginocompute? So, ang RTH natin, pag parallel, since dalawa lang yan, pwedeng kasing ganito ang formula niyan. 1 over 1, 2 plus 1 over 4. So, ito yung formula niyan sa pag-parallel circuit. So, pwede din naman ganito. 2 times 4 tapos 2 plus 4. So, pag ginamit nyo to, tapos pag ginamit nyo to, iisa lang din naman ang value na ilalabas. Magiging sagot niyan. So, isolve natin. So, 4/3. 4 over 3 ohms. So, ito na ngayon yung RTH natin. So, 4 over 3 ohms. Yan. Okay, so meron ka ng VTH, meron ka ng RTH. So, since meron ka na niyang pareho, pwede mo na ngayon makumpit yung V3 at I3. Okay, so paano gagawin natin? Ang gagawin natin is ibabalik muna natin yung pinaka resistor. So ibabalik na ulit natin siya sa dati. Okay, so ito yung ating circuit. Ito na yung BTH natin na dito natin sulat, BTH. Pasensya nyo na. RTH. Ito ay 16 volts. Tapos, ito ay 43 ohms. So, ilalagay na natin yung resistor na paganyan. Yan. So, ang resistor natin dito is, kung yung matatandaan, is 6 ohms. Okay, 6 ohms. Okay, now, papansin nyo, si RTH at itong R3 natin ay magka-series na ngayon. So, since sila ay magka-series, ang hanapin natin is yung V3 muna. Pwede na natin i-apply yung voltage divider ulit. So, point natin dito is yung pinaka-V3 natin. Ang ating, of course, ang ating numerator is yung 6. Then, yung 4-3. Plus 6. Tapos, naka-multiply naman siya sa 16 volts. Okay, so ang pinaka-V3 natin dyan is 144, 11 volts or 13.09 volts. So, 13.09 volts. So, ibig sabihin, yung V3 mo dito is 13
0.09 volts. Okay, so pag kinumpute natin yung I3, so ito gagamitin natin, B3. Yung I natin is I3, of course, B3 over R3. Ang ating B3 is, sulat natin yung fraction, 144 over 11 divided by yung R3 natin na 6. So, ang sagot is 24 over 11. So, ang I3 natin is 24 over 11 ampere. Or simply 2.18 amperes. So, 2.18 amperes. Okay. So, yun. So, ganun lang ang paggamit ng Thevenin's theorem. So, gagawin mo lang is, ito muna, yung BTH mo nang hanapin mo, then yung RTH, then ilalagay mo siya sa ganito para makompute mo yung pinaka B3 or yung pinaka I3. So, ang gagawin mo lang is babalik mo yung mga circuit. Ito na yung gagamitin mo, tapos idadagdag mo yung circuit na or yung resistor na tinanggal natin kanina. Yung system. So, ganito ang pinaka gagawin mo. Then, i-apply mo ulit yung pinaka voltage divider. Kasi series naman sila. Okay, so kung meron kayong mga tanong po, pwede kayong mag-comment sa ating section. Okay, so yung pinaka-example natin. So, yun. Okay.